Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Noong unang panahon, may hari na may tatlong magagandang anak. Ang pinakamaganda sa tatlo ay ang bunsong si Saik. Labis siyang hinahangaan at sinasamba ng kalalakihan. Sinasabi nila ang kahit si Venus, ang diyosa ng kagandahan, ay hindi makakapantay sa ganda nito. Nalimot na rin ng kalalakihan na magbigay ng alay at magpuri sa diyosa. Gayun din ang templo ay wala ng mga alay, naging marumi at unti-unti nang nasisira. Kaya ang nangyari ay... Ano po bang may paglilingkod ko? Hanapin mo si Saik at paibigin sa nakakatakot na nilalang. Bakit naman po ina? Basta hanapin mo siya at paibigin sa isang halimaw. Masusunod po akin po. Agad tumalima si Cupid at hinanap si Saik. Naku, napakagandang dilag naman nitong si Saik. Tila hindi ko masusunod ang utos ng aking ina na paibigin siya sa isang halimaw dahil ako na ata yung napaibig sa kanya. Nang makauwi si Cupid, mahal kong ina. Cupid, naisagawa mo na ba kay pinag-utos ko sa iyo? Opo, mahal kong ina. Mabuti naman kung ganun. Inilihim ni Cupid ang nangyari kay Venus. Labis namang nagtiwala si Venus at hindi na nangusisa pa. Kinalaunan, bakit ganun? Tila walang nais magmahal sa akin. Walang may gustong ibigin ako. Mabuti pa ang dalawa kong kapatid, nakapag-asawa na at namumuhay ng masaya. Samantalang ako, narito, nag-iisa. Apollo! Apollo, tulungan mo ako! Ano may paglilingkod ko? Anong pwede kong gawin? Napaibig na ata ako sa isang mortal. Gagawin ko lahat ng aking makakaya upang ikaw ay matulungan. Maraming salamat, Apollo. Tulungan mo ako. Paano ako makakahanap ng lalaking mabuting mapapangasawa ng aking anak? Ayon sa tadhana, ang iyong anak ay makakapangasawa ng isang nakakatakot na nilalang. Biisan niyo ng pamboron ang iyong anak, dalhin niyo siya sa tuktok ng bundok at iwan mag-isa. Doon siya susundin ng kanyang asawa na isang halimaw.
Nakakapaglingkod. Bihisan niyo si Sight ng kanyang pinakabagandang gamit. Tsaka niyo dalhin sa tuktok ng bundok. Buhati niyo. Dapat noon pa ay inaigana ninyo ako. Ang taglay kong kagandahan ang sansin ng panibog ko ng langit. Maaari na kayong umalis. Huwag kayong mag-alala. Masaya kong haharapin ang aking katapusan. Umalis na ang mga ito. Naghihintay si Psyche habang unti-unting nilalamon ng dilim ang buong bundok. Takot na takot siya sapagkat hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Patuloy siyang tumatangis at nanginginig sa takot hanggang sa dumating ang malambing na ihip ng hangin sa zipir. Inilipad siya nito at inilapag sa isang damuhang parang kasinlambot ng kama at pinahalimuyak ng mababangong bulaklak. Napakaganda naman dito. Bubuksan ko ba ito o hindi? Ay, huwag na nga lang. Pumasok ka. Para sa iyo ang mansyong ito. Maligo ka, magbihis, at ihahanda namin ang piging para sa iyo. Kami ang iyong mga alipin. Pagsapit ng gabi. Ang pagdating, mahal kong asawa. Nasandra! Hindi mo ako pwedeng makita. Bakit naman? Basta, sige, magpapahinga muna ako. Isang gabi. Mahal kong asawa, darating ang iyong mga kapatid upang magluksa sa lugar kung saan kanila iniwan. Subalit, huwag na huwag kang magpapakita sa kanila sapagkat magbubunga ito ng matinding kalungkutan sa akin at kasiraan sa inyo. Sige, gagawin ko ang iyong kagustuhan. Kinabukasan, narinig ni Psyche ang panangis ng kanyang mga kapatid. Labis na naaantig ang kanyang damdamin sa kanyang pagluluksa. Nais niyang ibsan ang kanyang kalungkutan at patahanin sila sa pag-iyak. Hanggang sa maging siya ay umiiyak na rin, kinagabihan ay naabutan pa siya ng kanyang asawa na umiiyak. Sige, gawin mo ang iyong nais, subalit parang hinahanap mo ang sarili mong kapahamakan. Huwag kang magpapabuyo kanino man nang subuking sulyapan ang aking mukha dahil kapag nangyari iyon, magkakahiwalay tayong dalawa. Hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang tiwala. Venus! Venus! Nagpunta ka ba rito upang maghanap ng asawa? Marami akong pagsumpo na ipapagawa sa'yo. Huwag kang magpakamatay. Hindi naman ganun kahirap ang pinapagawa sa'yo. Kailangan mo lang maghintay ng tamang panahon upang makakuha ng gintong balahibo ng tupa. Pagsapit ng hapon, ang lahat ng tupa sa maglalakbay na halaman ay magtutungo dito sa ilog upang magpahinga. Magtungo ka sa halaman at doon ka kumuha ng gintong balahibong nasabit sa mga sanga. Parating ka kay Proserpine, kailangan mong pumasok sa isang butas na lagusan patungo sa ilalim ng lupa, sa tabi ng ilog ng kamatayan. Kailangan mong sumakay sa bangka at bayaran ng pera ang bangkero. Makikita mo na ang lagusan patungo sa palasyo. May makikita kang asong may tatlong ulo. Kailangan mo itong bigyan ng cake para maging maamo at mapayagan kang pumasok sa palasyo. Ang tigas kasi ng ulo mo. Sign up, Cupid and Psyche.
Sisay, isa ka lang galak na immortal. Kinakasal ko na kayo ang dalawa. Sana kayo ganap na mag-asawa.